aliwan mula noon hanggang sa bagong henerasyon ang mga tugtugin ng mga banda. Dahil sa hilig rin ito ng kuya ni Clem, kinunsepto ang kanyang malikhaing artwork ng mga instrumento na gawa sa popsicle sticks. Sa unang tingin sa mga larawan, abay, mamamalikmata ka na ito ay miniature lamang. Kaya pinagkakaguluhan ito ng samot-saring reacts sa kanyang Facebook post. Nasa 3 hanggang 6 na araw ang ginugugol ni Clem para matapos ang isang instrumento. Bagamat maliit ay kinakailangan daw kasing detalyado ang bawat bahagi nito. Naisipan ko po itong gawin ko is kasi hobby ko rin po talaga yung gumawa ng artworks. Then, sa next start ko ang ulit is artist ko rin po kasi yung gawin ang iba't ibang artworks. So yung miniature po talaga yung mas naisipan ko po at yung mas na iligan ko po kasi unique po siya of popsicle stick po. So wala pa rin po kasi ako na hanap na nakikita ang ibang artworks na gamit ang popsicle. So ito po talaga yung mas naisipan ko po dahil yung sarili ko po yung na-discover po. Malahiganting lamok naman ang ibinida ni J. Army na hinahangaan din sa social media. Ang kakaiba pa rito ay gawa ito sa mga basura. Sa isang pribadong shipping line kasi nagtatrabaho si J. Army bilang mekaniko, kaya't sa loob ng 5 araw ay nagawa niya ang artwork piece. Marami ring mga likha pa na gawa sa recycled waste ang nabuo nito. Ginawa ko po yung ano na yan, yung mosquito na nagawa sa scrap metal. Bali po kasi yung ano, hilig ko talaga maghanap ng mga basura na pwede gawing ano, art, gamit material sa art. Bali, mas maganda rin po yung ano, para po umbala sa mga kabataan ngayon yung ginagawa po na yung salip itapon yung basura na pwede po pakinabakan. Mas na ano po na pwede po natin gawing paraan o para po makatulong sa mga kabataan. Bagamat ginawa lamang nila Clem at J. Army ang kanilang mga artwork dahil sa kanilang hilig, maaari pa raw nila itong pagmulan ng kita lalo na ngayong pandemya. Yes po ma'am, marami na po ma'am mga gustong bumili po ng mga artworks ko po ng miniature. Then ang purpose ko po talaga dito is ipunin ko po muna at i-display ko po dito sa studio ko bilang collection ko po. Then marami pong nag-PPM sa akin na nagugustuhan na po nila yung mga artworks ko at gusto po nilang order o bumili. Kaso sa ngayon po ma'am, hindi ko po muna sila natanggap. Bali, sinasabihan ko po muna, susunod na lang kasi ipunin ko po yung mga first. Pwede pong ano, gawing ano, pambinta. Kumbaga, may mga nagkaka-interest po magbili niyan eh. Kaso malalayo po yung shipping. Bali, inano pa po namin, pinag-usapan kung papayag ba sila sa kung maging, anong maging presyo niyan o ano. Ano mang uri ng sining ang kanilang tahakin? Wala sa laki o sa liit ng kanilang likha ang makapagsasabi kung gaano ito kahalaga. Dahil ang tunay na obra maestra ay ang makapagbigay ng ngiti sa kapwa na sumisimbolo sa pagiging malikhain at atak ng talentadong Paluenyo. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.